guys! Welcome back! Clarissa here. Wala lang. Parang gusto ko lang mag-share. Gusto ko lang magkwento. ano naman to? Usapang nanay. Kasi recently, graduate yung pang-apat na anak ko, yung fourth daughter ko, out of five. Graduate siya. She's from UP. Graduate siya as cum laude. Major in dance. So, College of Music, major in dance. Kwento ko lang, parang gusto ko lang, ala lang, gusto ko lang magkwento. Actually, yabangan to, yabangan. Sorry naman, ha, yabangan lang. Pero, kasi, di ba, parang nakaka-proud na everyone is congratulating you as, kasi ako, I have 5 kids, tapos lahat mga artistically inclined, parang ganon. They know how to play the piano, violin, yung eldest ko know how to play the viola, tapos they, yung apat na girls ko, they dance ballet, parang ganon. So, ano ba yung journey namin? Actually, guro pasalamat na lang ako yung mga anak ko, matsitsaga din. Although, we've been through so many trials, hindi rin naman sasabihin na perfecto yung relationship namin. Especially yung situation namin kasi their dad and I separated kami. Kumbaga, broken family! Ganon, parang yun. Pero, alam mo yung pag, when I look back, parang, pasalamat na rin ako yung daddy nila yung naging husband, husband before, ex-husband na ngayon. Parang, pasalamat din ako, yun yung napili ko. Siguro basically because, nung kabataan ko, parang I'm looking for someone na talagang medyo responsible. Which is, responsible naman kasi talaga yung ex-husband ko. Siguro na nadaan lang sa tipong dumaan sa pagsubok, hindi niya lang nakayan. Okay. So, ano ba yung naging storya or paano, how did I paano ko nagkaroon ng mga ganitong anak? Parang ganito. Okay. It started when yung ano na kasi, nung time na yon kahit paano, hindi naman kami well off, but parang meron naman kami capacity to pay, parang ganun, para gumastos. So, eventually, yung mga anak ko, hinanapan ko sila ng school, or we, both my ex-husband and I, hinanapan namin sila ng school na work, parang ano yung foundation, parang ano. So, bali, since mga girls sila, pinakamalapit dito sa lugar namin is Pobeda and St. Paul. So, we went to St. Paul, so dun yung una, yun yung yun nga, so since puro girls yung anak ko, so doon sila lahat actually nakapasok. Sunod-sunod. Alam mo yung pag nagbabayad ka ng tuition, parang nanginginig ka. Kasi dumating yung point na, started with my eldest, ang tuition lang niya noon that time was 19, pinanganak siya 1993. So after 7 years, parang okay, ano yun, 2000? Ayan, 2000. Ano, ang tuition niya lang noon, 28,000 lang noon, first. Pero dumating sa point na nagbabayad na ako ng 200,000. Ganon katindi. Hello, eto na yung parang pan-down ng kotse, no? Ganon. So, yun nga. So, bali ang nangyari is, instead of, parang bumili kami, kasi parang sinabi sa akin, bumili na lang kayo ng parang education plan, doon kayo mag-invest para pag nag-college yung mga anak ninyo, may pambayad na gano'n. Pero at that time, ang iniisip naman namin, di ba, parang kahit meron kang pondo, may pera ka, kung hindi naman kaya makapasok ng mga anak mo doon sa gusto lang school, so it's useless. So mas nagtuto kami doon sa foundation. So kahit na sabi talagang gapang, as in, hindi naman kami maluho noon eh. Parang tipong, talagang basically doon sa mga anak namin lang bumabagsak lahat ng kinikita namin. So, inenroll namin sila sa St. Paul. Tapos, eto na, pumasok na yung nanay. Nanay na yung gitera. Minsan lang, pagiging gitera, naging ano yan eh, positive. Parang ganun. So, nung pumasok sila ng kinder, so, kailangan kasi, meron silang kailangang activity, parang ganun, yung meron silang club. So, nakita ko doon sa isa sa bulletin board, nakita ko yung mga estudyante, parang mga pang grade 3 sila eh. So, nagpa-play sila ng violin sa isang hotel, sa Dusit Hotel at that time. So, sabi ko, ay, gusto ko itong anak ko maging ganito, parang ganon. So, yun yung naging start. So, sabi namin, sige, so, yun na nga, in-enroll namin sila na mag-play ng violin. So, yun na nga, pumasok na isa-isa. So, yung panganay ko, pangalawa, pangatlo, pangapat, so lahat. Lahat sila nagpe-play ng violin.
Okay, lahat sila, as in, ang that time, parang ang bayad ko yata noon, 350 lang ha. Eh, kailan pa yun? Year 2000. Eh, 2020 na ngayon. Yung anak ko nga na nagtuturo, parang ang sinabi niya sa akin, parang pinakamababa is 1,000. As in, ano pa yung kanya, parang friendship card, parang gano'n. Pero siya tinaturoan na, ano, na 3,500, which is, based, yung ano na yon hindi parang kasi nung nagmamaster teacher na siya, parang ang bayad namin, ang bayad ng school actually. Nagmamaster teacher, bayad ng master teacher is 2,500 nung ano. So yun nga. So ganun yung storya. So nag-violin sila, lahat sila, and then bigla naisipang magpiano. So gusto ng piano, edi magpiano, 'di ba? So another gastos, pero hindi huminto ang violin. Yun yung ano dun eh, hindi, kahit nagpapiano sila, hindi uminto ang violin nila. Okay, so ito naman, nagkaroon bigla ng ano, ng ballet dito sa amin. Yung pamanghin ko nagbaballet, so libre. Kasi program ng barangay. Inano ko, ginawin ko din yung anak ko. Kasi, as in, pero kami nun, since ano, this naman talaga kami part, parang nagbabayad kami ng fee dun sa teacher. So after that, so walang hinto ah guys, as in, nagbabayadin sila, nagbaballet sila, nagpapiano sila. Schedule yan, kasi hanggang Linggo. Pagdating ng Linggo, eto na. Art lesson naman. Ang tindi ko, no? Parang gano'n, parang ano, ang teacher namin noon, si Fernando Sena pa, o, diba? Ang nagbigay ng Faber Castell ang sponsor noon. So, sinali namin sila. So, every time kung nasaan yung activity ng Faber Castell, nandun din kami, ganyan. Tapos, at the same time, na-expose din namin sila sa like, ano, yung mga concerts, ganyan. Ito pa yung story eh. Alam yung Manila Symphony Orchestra, yung MPO pala, sorry. Which is, kung saan belong na rin yung daughter ko ngayon. That time, yung bata sila, pag may show yun sa mall, pinapanood namin lang. And to think, ngayon member na siya, parang ganun, di ba? Yung mga pinapanood niya dati, kasama na niya ngayon. Parang ganun. So, yun nga guys, isa yun sa mga tip, parang, pwede kong tip sa inyo. Kasi di ba, minsan, every time magkakaroon ng activity sa school, parang yung club, parang okay, ngayong summer, gusto ko swimming, next summer, taekwondo naman ako, next summer, ganito, ganyan. So, palipat-lipat. Kasi nga, gusto nating hanapan kung saan nababagay yung anak natin, di ba? Pero yung sa naging ano kaso namin, parang medyo sabi natin, naging tiger mama ko na tipong hindi sila pwedeng bumaba para maglaro, ganyan. Parang, ang laro nila ng computer, binang magbibili pa ako ng mga CD, educational CD noon, Sims. Pag nagkataon na, kanyari, grade 2. Pero ang ano nila, educational game na ginalaro nila, grade 4 agad. Ganong katindi ako noon. Parang naghanap ako lagi ng pag-ukulan nila ng panahon nila para mag-aral. Ganon. So, yun nga, they took up violin. Talagang straight yun, walang hinto. Kahit summer, nag-ano sila. Pag summer, ang nangyayari lang is yung kanilang ballet class. So, wala silang violin tsaka piano nun. Kasi, syempre, ano. Pero, yun nga, napapasalamat ko sa mga anak ko na tsaga nila na mag-play ng lahat. Violin, piano, ballet, art lesson. Or wala lang silang choice. Minsan kasi, actually, pag binabalikan ko kasi, sabi ko, nakakapagsisiba na parang masyado ko silang pinukpok, parang ganon, na ito yung ano nila, ito yung mga dapat nilang gawin. Pero, pag nakikita ko ngayon kung ano yung nagiging accomplishment nila, plus, kung ano yung nararating na nila, parang sabi ko siguro, tama naman din yung ginawa ko. Although talagang, minsan talagang kailangan ng sacrifice sa una. Pero because of that, yun nga, because of their talent, after elementary, naging scholar sila ng Philippine High School for the Arts. So, doon na sila natira sa Makiling. So, medyo yon yung parang, medyo yung relationship po, medyo ano na kasi, andun sila, plus, naging sobrang independent na sila, ganyan. Although, sumusupport naman ako, pero syempre, iba pa rin yung, iba siguro nga, minsan yun lang yung nakapansisi, na, yun during their grow up years, parang wala ka sa tabi nila. Pero pagka iniisip ko naman, eventually, mawawala din naman ako. So, kailangan na lang din nila maging prepare. So, yun nga, naging scholar sila lahat ng Philippine High School for the Arts.
Although yung eldest daughter ko kailangan bumaba dito, lumipat ng ibang school, pero scholar pa rin siya, and she continued yung filing niya. And she graduated. Actually, gumraduate sila with honors, lahat sila. Tapos, after nung exposure nila sa Philippine High School for the Arts, the best part is, naging scholar din sila ng college. So, ang naging problema ko na lang is nga yung mga na-dorm nila, allowance sila, pero ang laking tulong kasi, hindi ko alam kung, alam mo yung apat sila na isa-isang pumapasok sa college, hindi mo alam. Kung hindi siguro sila scholar, hindi ko alam kung saan dadamputin yung mga anak ko. Plus, nakakatuwa lang na, United Colors of, parang United Colors of Benetton, top 4 school. I have one in UP, I have 2 in UST, I have one in St. Vinil, Lasal. So, nakaka-proud. Tapos, kung graduate yung second daughter ko na as cum laude sa College of Music, violin major, music education na major. Eldest ko, nag-architecture sa UST, scholar siya ng Mega World, and now, nakapasa na rin siya ng board exam, tapos meron pa siyang mga ibang board exam na kinukapa, ganyan. Tapos my third daughter and fourth daughter is a member of Ballet Philippines because din nga, they do ballet. Although yung third ko, she took up diplomatic affairs na sinuggest ko. So guys, huwag kayo magsasuggest. Kung parang pabayaan yun, siguro kung anong gusto ng anak nyo para mas comfortable sila, parang gano'n. So, yun nga, gano'n, yun yung naging journey ng anak ko kung bakit sila naging ganit, kung ano sila ngayon, parang gano'n. So, next time, iano ko naman sa inyo yung mga iba pang tips para how to, siguro, hindi ako perfectong nanay, okay? Hindi nga ako marunong maayos magluto eh. Pero nagkataon na siguro na meron akong ways kung pa sa mga na ginawa sa mga anak ko na nakatulong sa kanila or nag-train sa kanila para maging kung ano sila ngayon. So, yun guys. Next time, do follow me on my YouTube account. It's Jolaris1000. Until next chika time. Okay? Bye-bye!